Bothered si Mickey sa isa sa mga sagot niya sa kanyang folder, kaya't minabuti niyang kausapin si Kuya tungkol dito. Ang question number 11 kasi, saddest moment, tapos may na-remember lang ako. Marami kasi, pero ayoko siyang isulat. So, sinulat ko na lang yung nag-away kami ng best friend ko. Ano yung mga naalala mo na hindi mo naisulat? Yung nag-separate ang parents ko. Yun ba ang pinakamalungkot na moment sa buhay mo? Opo. Pwede malaman kung bakit? Hindi ko kasi talaga na feel na my parents were fighting pala. And then parang nagpunta ko on annual camping trip ng UIC nung fourth year ako for 3 days. Pagbalik ko, daddy ko wala na sa bahay and wala na mga gamit niya. So nabigla lang talaga ako. Tapos parang nasaktan ako ba kasi hindi lang managshare ang mommy ko na they were having problems pala. And I was hurt na pag-uwi ko lang bigla, wala na siya. Bakit ayaw mong ibahagi yun sa mga housemates mo? Ayoko kasi na ginapity ako ng mga people. Hindi naman ako like taong kalye or aso na kailangan pang maawa mga tao sa akin. Don't worry, Mickey. Hindi ka pipilitin ni Kuya kung ayaw mo. Kanya-kanyang diskarte ang mga housemates sa pagre-review. Si Olin at Aldred, sinasabay sa pagluluto ang kanilang weekly assignment. Ang pinakamalungkot yung bago ka pumasok dito. Ikaw naman, yung hindi niya alam kung ano mangyayari sa inyo kinabukasan. Pinakamasaya yung nakapasok ka dito. Oo, ikaw naman yung sa medal. Tsaka yung pag makita mo lang sa iyo family. Wait lang, bakit ganon yung sa pinakamalungkot mo? Game kanto ka. Iyak ka. Ayoko. Pero ang simpleng tanungan, nauwi sa seryosong usapan. Yung mama ko, hindi niya talaga alam kung ano. Kung paano kami kinabukasan. Hindi niya na alam kung saan kami kukuha ng... Panggas. Oo. Tsaka marami na rin siyang nahiraman. Yung... Tapos, yung lola ko malapit sa amin. Siya yung laging natulong sa amin. So parang nahihiya na rin siya na lumapit doon. Bata pa ako noon. Na-realize ko na talagang kung gaano kahirap yung buhay. Kaya talagang nagsikap ako sa pag-aaral. Masaya naman ako dahil yun nga, naging valedictorian ako. Hindi ako iiyak. Hindi ako iiyak. Ano ba? Nanginginig ka, mama. Dara, group hug. Naiiyak ako sa'yo. Tama na yan. Pero maya-maya rin ay nauwi sa tawanan at biruan ang serious na eksena. Alam mo, kaya, crush pa naman ka to. Ganun niyak. Kag mo ko, joke lang. Ayoko na. Nalaman din nila Olin at Mickey ang dahilan kung bakit laging tahimik si Aldred. Talagang hindi ko alam kung paano ako sa inyo makikisama. Kaya hindi na lang ako nagsasalita. Kulitan ka na sa akin na. Hindi. Kasi lagi kitang kinukulit eh. Hindi, okay lang yan. Yung sa mga usapan nyo lang, minsan hindi ako makasingit. Kaya pagpasensya nyo na ako. Sa girls' bedroom, tuloy pa rin ang getting to know you nila Bam at Nina. Pero this time, isang worry ang ipinagtapat ni Nina sa housemate na naging malapit na sa kanya. Yung mga girls, parang, except for Mickey, parang ilang sila sa akin. Kasi parang masyado daw akong mainhin, masyado daw akong social. Hindi naman, parang hindi sila maka-joke sa akin. Kasi parang masyado daw ako sensitive. Eh, hindi naman ganun. So, sobrang na-hurt ako kasi parang sa akin na ilang kayo. Hindi naman ako na ilang sa inyo. Oo, kasi, di ba sa nakikita ka namin, hindi, kasi pag tinignan ka namin, yun talaga. Yan ang stereotypical pag tinignan yung ganyang aganda. Hindi ko nga alam ako yung unang makakakalose nito eh. I think I'm so different. Parang I'm not naman. Is it cause I'm English, Hera? Hindi na ako mag-English, mag-Tagalog. Hindi na ikaw yung goddess ko nun. Maya-maya, sumama sa usapan si Kim at ang twosome na bonding naging threesome. Ayun. Pangalawa pamilya papa ko. Tapos, may anak. Hindi ako sanay magkwento, promise, sa school namin. Kung ilalabas, hindi nila alam. Nakikita ko dito yung mga matitibay. Hindi lang yung papa ko problema. Marami sa pinasya. Lalo kayo sa pinasya. Ako sobra.
parehas na naman tayo. Siyempre sila, they would see me as, dahil kapatid ko si ate. Si ate, nagsusupport pa rin sa amin. Dahil alam niya kung wala nga na wala si papa. Lagi mo sinasabi sa kanya, tsaka kinakausap ko mama ko, sabi ko, ma, kung kakayanin natin dalawa, dahil tatatlo lang naman kami. Ang mama ko napakasipag kahit anong business pinapasok. Ako din. Basta kumita lang. Basta kumita lang, tapos makakakain ka. Malupit. Sa My Garden naman, itiniloy nila Mickey at Aded ang naputol nilang kwentuhan. At may lola's house ka isa, kasama ko mga kapatid ko, ang dalawa. And then, bigla lang, out of the blue, ewan ko bakit niyo yung ginawa. Giganyan niya ako bigla. Sigyan siya na... Sino yun? Tito ko, kapatid na mami ko, siya na p*** ang papa mo. Sabihan mo siya na magsuntukan kami ngayon na sa talaga siya, parang kadami niyang masama sinabi. Tapos parang ako shocked kasi parang anong ginawa ko sa'yo? Anong ginawa ng tatay ko sa'yo? And plus, ba't mo yun sinasabi? Andito ang mga kapatid ko. Tapos parang pero hindi ko sinabi, yun ang ginasing ko. Umiyak na lang talaga ako. Tapos hindi ko talaga napigilan sa Rico. Sinabi ko talaga sa kanya na parang wala siyang right. Because tatay ko yun. And when you really think about it, they're not related. And parang I can say bad things about him, pero you can't. Believe at proud naman ako sa ating mga teen housemates. Nasa puso nila agad ang sinasabi ng Teen Commandments na dapat unawain anuman ang pagkukulang ng kanilang mom and dad. Talagang kinakarir ng mga housemates ang kanilang first weekly task. Ako yung kabataan Pinoy. Crazy for you. Pero itong si Matt, ginugulo ang concentration ng mga girls. Si ano? Oh! Sabay. Ayaw ka nang umirit, tawa ng tao. Pero napagod rin sa pag-iingay ang mga housemates. At si Mickey, matapos makipag-usap kay Big Brother, tuluyan ang naging open sa kanya mga housemates. 48 years mami old ang daddy ko. Oh? Girlfriend na 22, ako 18. May mommy ka pa? Yes, gusto ko magka-boyfriend ng mommy ko. Kasi yun yung responsible for the separation of my parents talaga. So sinugod ko siya sa office niya. Isang pag-o-open up na nauwi sa isang di inaasahang pangyayari. Sige lang, she's so pangit. Manrims, maganda pa ako sa kanya. Alam ko kung saan ka nakatira. Pero for me... Ginagastusan niya rin. Tapos hindi man lang siya magbayad ng tuition namin magkapatid. Me, walang mali yung girl. Oo nga, walang mali yung girl. Dapat ang sagudan mo yung papa mo. Dapat, alam ko, pero alam ko, dapat naman rin, no? Dapat that girl should have enough values na huwag ka magpatol ng tao na who's more than half your age and merong anak who's only 4 years younger than kasi, you. Kasi alam mo, tingnan mo yung katulad like yung kay Chris Aquino. Nangaan ko siya doon kasi sabi lang naman niya, nagmahal lang naman siya. Hindi naman niya kasalanan yun. Doesn't matter. Hindi niya kasalanan. Age. Para sa akin, kasalanan talaga ng girl. Kasi umalis siya habang nagka-camping ako. Walang kwenta yung tatay mo. Ano sabi mo? Walang kwenta yung tatay mo. Walang kwenta lang yung tatay. Huwag ka maganyan. Baka matuloy ako, Chong. Huwag ka maganyan. Bakit? Kasi papa ko yun. Pwede ko libakin papa ko kung gusto mo, pero wala kang right. Bawal? Oo. Magpantay ka sa mga opinion mo kasi tatay ko yun. Sabihin. Yeah, I know. Kahit anong gusto ko sabihin, pwede ko sabihin, ha? Pwede. Ikaw, hindi ka pwede. Tatay ko, it's mine. Hindi ko ginalibak mama mo or papa mo or mga kapatid mo or whatever na anyone related sa'yo. Ba't mo libakin tatay ko? Kahit lahat ng ginawa niya na masama, love ko pa rin siya. So hindi mo siya pwede libakin. Wala ko sinasabi na love ka. Eh, hindi ko sinasabi. Wala kang right magsabi na wala talaga, ko hindi ko sinasabi. Hindi mo siya kilala. Bago lang tayo nagkita, hindi mo siya kilala. Guys. Yeah, I know. So what's the problem? Ang sinasabi ko, kung tatay ko yon, ganun din ang sasabihin ko. Yun yung pinag-iba! Ang unti-unti sanang pagkabuo ng isang friendship, mauuwi pa yata sa isang matinding away. Napaka-calm down rin ang mga housemates sina Olin at Mickey. At para magkaroon ng panahon para makapag-usap ang dalawa, lumabas na ng bedroom ang mga ito. Ano daw natin sila? Chill lang, chill. Hindi man nagsasalita, iisa lang pala ang gustong pag-usapan ng mga boys. Kay Olin,
yung sinasabi niya is ano, yung kanya lang, pero ang inaan ni Mickey. Yung talagang hindi, parang, di ba sinasabi ni... Parang gets ko si Olin eh. Gets ko si Olin yung sinasabi niya. Oo nga naman, di ba? Hindi kasalanan ng babae. Si Mickey naman, kaya niya naman... Hindi sila nag-link ni Olin kasi may galit siya sa dad niya. Kaya lang... Hindi na ano eh. Sobrang galit ni Mickey dun sa dad niya. Hindi niya na inintindi. Parang binaypas niya na, eh ano ngayon? Ayun, pakailang ko. Parang ting niya binaril ka niya eh. Binaril pa ni... Parang ang tingin siguro ni Mickey, parang kinakampihan ni Olin yung girl. Yun nga yung ibig sabihin na ani, maging malawak ka, pakinggan mo rin yung sinasabi ng iba, tapos isipin mo bago ka bumato. Mas maganda na rin siguro pag magsasabi ka ng ibang opinion mo, huwag ka na lang magsabi na, hindi, mali ka pare. Lagi mo sasabihin, siguro pare, ganun. Magsimula ka sa siguro instead of... Tsaka right timing. Accusing the side of that na mali yan pa, feeling ko yun lang eh. At sa gitna ng kanilang pag-uusap, may na-realize sa mga boys. Para sa akin, okay lang yun, pero syempre hindi naman natin alam kung ano yung situation ni Mickey. Hindi natin alam yung buong story. So, kasi puro half-half-half. Hindi natin, talagang misunderstanding lang yun. Ito pa, hindi natin alam ang story ni Oli. Hindi ka magre-react ng gano'n. Kung walang nangyari sa buhay mo. Pareho sila eh. May point kayo dyan, boys. May storya nga ba sa likod ng happy face ni Olin? Pero ang importante, may nakuha kayong lesson sa nangyari nito. Pare, sobrang swerte ko pala. Alam mo yun, lahat kayo, hindi man lahat, pero karamihan pare, talagang mayroong problema eh. Hindi ko inaasahan. Matapos iwan ng ibang housemates sina Olin at Mickey. Sis, dito ka. Olin, sorry lang talaga. Sorry lang talaga. I think miss ko lang kasi rin mami ko sanay kasi ako na siya nagsasalo ng ganyan sa akin. So sinabi ko sa inyo na about sa ex ko na hindi ko pwede sabihin kasi mga kami parents ko rin kasi both kahit separate sila both of them nag-defend sa akin naman. Sorry ah. Sorry heart. Kasi hindi ko naman na-expect na gano'n. Kasi, ang tito ko, sa hate ko lang. Talaga mo siya. Meron akong problem, pero hindi ko na masabi. Parang ano, ang hirap. Ayun, so siguro kaya gano'n din ako magsalita. Kasi I have a problem din. Hindi ko naman din masabi. Si Mickey, pumunta ang altar para yata makapag-reflect. Habang si Olin, i-entertain ni Kim at ng ibang girls. Promise! Mukha ka. Yung malaki. Dito ka. Upo ka dito. Tapos hilahin ito. Ano mo? 1, 2. Tapos yung galing. Ako rin ako rin! Parang si Kim, parang is ano. Teka na. Paano ba? Lahat! Hindi ko kahit. Hindi ko kaya.